Hello, good afternoon everyone. This is Mark Gerbert Buktuanon. Ang video na ito ay part 1 ng video training series na ginagawa ko. Ang pamagat ay How to Automate Your Business. Ito yung video number 1 ito. Bakit ba How to Automate Your Business? Baka hindi mo din alam na pwede mong gawing automated yung business mo sa gamit ng internet. Na hindi ka na mahihirapan kumuha pa ng prospects, automated na din yun. Yung pagkuha ng prospects, yung pag-i-invite at saka pag-pipresent ng sales ay automated na din. At saka, yung follow-up mo ay automatic na din. Pero kailangan mo din gumawa ng system para dito. Yung simula lang yung medyo mahirap, pero pag maintindihan mo na yung buong sistema nito ng pag-automate yung business mo, ay hindi ka na masyadong mahihirapan. Kung automated yung business mo, eh pwede ka makagawa pa ng ibang bagay. For example, nasa bakasyon ka at wala kang ginagawa, nasa bakasyon ka lang, pero yung business mo ay automated na. Palagi na siyang nag-run dahil may sistema na siya, may sinet up ka na. Kaya gusto ko lang ituro sa inyo ngayon yung system kung paano ito gagawin. So, bago ang lahat, gusto ko lang kayong i-welcome and hello everyone. Ito yung picture ko. Ako ulit si Mark Gerbert Buktuanon at ito yung misis ko. Isa nga pala akong CPA na nagtatrabaho sa isang maganda din namang company. Pero, yun nga, yung gusto ko kasing makuha, yung may time freedom ako at saka financial freedom. Kasi alam naman natin sa trabaho, eh, fix na yung salary mo. Tapos fix na din yung oras mo na 8 to 5. Also, 8 hours a day talaga. Eh, napaisip ako na kung puro trabaho lang 8 to 5, eh, at parang 50 to 70% ng life ko ay nasa trabaho, na nagtatrabaho hindi para sa sarili ko, kundi nagtatrabaho para sa mga may-ari ng company. Kaya napaisip ako, why not work for my own? Why not become my own boss and why not have my time freedom? Kaya napasok ako sa industriyang ito na internet marketing. Sumali din ako noon sa isang network marketing, kaya lang mas nagustuhan ko talaga itong internet marketing kasi yun nga sa pwede mo gawing automated yung business mo. Pero yung sa network marketing, pwede mo din gamitin itong system na ituturo ko sa inyo. So, overview lang ng system. Overview lang ito lahat. Yung mga terminologies dito ay tuturo ko din sa mga susunod na mga videos na i-release ko. So, overview lang to. Yung prospects mo ay mapupunta sila sa landing page mo. Tapos, mapupunta sila sa lead magnet. And then, after na nila mapunta sa lead magnet, pag nagustuhan ng prospects mo yon, mapupunta na sila sa sales presentation mo ng web ng company mo. Tapos, yung lahat ng mga prospects na naglagay ng mga information dito sa landing page ay mapupunta sila sa email list mo. At doon sa email list mo, ma-set up mo yung auto follow-up. Tapos, para magkaroon ka ng mga prospects dito sa landing page mo, kailangan mo ng traffic. Explain ko na lang ito sa inyo sa mga susunod na video. Gusto ko lang ituro sa inyo ngayon yung first, yung lead magnet. Yung lead magnet, ito yung magbibigay sa iyo ng rapport ng mga prospects mo. Dito mo makukuha yung trust nila sa pamamagitan ng lead magnet. Magnet for itself na sila na yung lalapit sa iyo. So, before tayo magsimula sa agenda natin sa video na ito, discuss ko lang sa inyo yung common struggles ng mga internet at network marketer. Yung una, wala pang trust ang prospect, kaya hindi sumasali. Nahihirapan mag-follow up, kaya hindi rin nakapagpasali ng mga prospects kahit feel nila na parang gustong-gusto na.
Tapos paano mag-post ng opportunity na hindi nag-spam, i-spam at the same time nagpo-promote yung opportunity. Kasi parang spammy na kasi yung mga na-post sa Facebook na join now, be part of my team na nagpo-post ng kanilang mga pictures na naghahawak ng mga cheque o kaya mga pera. So gawin na ang tuturo ko sa inyo ay yung mga ethical at mga pinaka-effective na paraan para makakuha ng prospects at the same time makakuha na din ng sales. So yung agenda natin ngayon ay yung number one, gaining trust from prospects sa pamamagitan ng blog. Bakit blog? Kasi nga ginagawan, ino-automate mo yung business mo, so hindi ka nakikita ng mga prospects mo. Yung hindi nila alam kung sino ka. So sa pamamagitan ng blog, magkakaroon ka ng credibility sa internet. Makikilala ka nila at magkakaroon ka ng rapport sa kanila. Kasi nga walang pakialam ang prospects sa company kundi sa iyo. Nagjo-join ang mga prospects dahil sa iyo at hindi dahil sa company. May portion din na nagustuhan nila yung company, pero ang pinaka malaking portion doon ay dahil sa iyo. So mag-start na tayo kung paano gawa ng blog. Yung sa blog mo, pakita ko lang sa inyo itong blog ko. Ito yung blog ko, wegreatbreakthrough.com. Kung mapapansin mo nyo, yung mga blog ko dito ay hindi sales pitch, kundi ito yung nagiging library ng mga prospects ko, na kung nahihirapan sila, may problema sila, pwede nilang tingnan yung blog ko at doon makikita nila yung mga solution. So for example, ito sa isang blog ko, simple strategy to get a yes from your prospect. Gumawa ko dito ng isang video presentation. Tapos sa ibaba, pag nagustuhan nila ito, kung parang interested talaga silang matuto, pwede nilang i-click to, tapos mapupunta na sila doon sa website ng company. So ito, sabi ko sa inyo, after sa lead magnet, ito yung lead magnet ko, itong blog ko. Tapos ito sa ibaba, may call to action ako na kung nagustuhan nila talaga, gusto nilang mas matuto pa, i-click nila itong website, tapos mapupunta na, i-click nila itong picture sa ibaba, tapos mapupunta na sila doon sa website. Pero hindi rin naman lahat ng lead magnet ay blog. Isa lang din to sa ituturo ko sa inyo. Ang pinaka mas effective din. So, para magsimula tayo, para paano gumawa ng blog, punta tayo sa blogger.com. Tapos, pagkapasok nyo doon, hihingi si Google sa inyo ng account at username. Ilagay nyo lang doon yung account at username nyo. Tapos, click natin tong sa bandang upper left hand new blog. Lagyan natin to ng title. For example, be financially free. Tapos dito sa address, lagay na lang natin yung sa address, ito yung magiging URL ng blog mo. So be financially free. Tapos click yung sa template natin, yung gusto kong yung simple lang, so click lang natin tong simple, tapos create blog. Tapos after dito, punta tayo sa layout. Ito yung parang floor plan kung sa bahay ng blog mo, anong mukha niya. So preview natin yung blog. So ito yung magiging blog natin. Tapos ang gusto kong gawin ay magkakaroon siya ng mga tab tulad nito sa blog ko. So ang gawin natin, lagyan natin to, tapos tanggalin na lang din natin tong about me, kasi susundin kasi natin tong sa blog ko na may mga tab. Gawin natin, punta tayo dito ulit sa layout. Scroll natin tong sa sidebar.
click natin itong edit na above me. Pero kung gusto mong nandyan yan, pwede din. Yung sa akin lang, for presentation purposes, gusto ko lang matuto kayo kung gusto ko lang ituro sa inyo yung mga tab. So, click natin itong remove. Yan. So, paano mo ba to gawin? Itong mga ganitong tab. So, first, punta muna tayo dito sa pages. Lagyan natin dito ng create page. Lagyan natin dito ng about me. About me. Tapos, copy-paste ko na lang itong pinost ko din dito sa blog ko. Ito, copy. Post-paste. Publish natin. Tapos, balik tayo ulit sa layout. Dito sa cross column, click natin yung add gadget. Tapos, hanapin na natin ditong pages. Click natin to yung plus sign. Tapos, i-click natin tong about me at saka home. Yung home, yun yung parang ganito. Dito. Parang default homepage lang. So, para makuha talaga natin tong sa blog ko, click natin, gawin natin ito, edit, ito, add gadget ulit, tapos hindi, click natin select all, yung pages, tapos papalitan natin itong home ng blog, drag natin din to, kasi ito yung magiging sequence ng tab mo. Save natin. Save arrangement. Tapos, click natin itong view blog. So, ito, my blog. Tapos, ito yung tab na din about me. Ito. So, paano ba mapapalitan ng... bago nga pala. Punta nga pala yun dito sa template. Tapos, click natin itong customize para... kung sa ano yung mga gusto pa nating mga baguhin dito sa background at saka color, adjust mo din yung width, yung layout, ito na yung napili natin, advance, ito yung kung gusto mong mapalitan yung text color tsaka yung font at saka background, kahit ano yung gusto mong baguhin. So, for this video presentation, di ko na lang ito babaguhin. Back to blogger na tayo. Punta tayo ulit sa layout. Tapos, baguhin natin yung sa header natin. Lagyan natin ng picture. So, placement niya ay... have description place instead of title and description. So, instead of title ng blog mo, lagay ka na lang ng image. Image ko, yung gagawin kong image ay yung sa blog ko din. So, kung marunong din kayo mag-edit ng mga pictures, kung gusto niyo din mag-edit ng pictures, para sa header na blog nyo, depende na din yung sa inyo. So, ito. Sample lang. Sample purposes lang talaga ito lahat. Ang mas maganda kasi na may picture mo, yung header mo, para makita nila na totoong tao ka talaga. Yan. Ito, click natin ng save. Save arrangement. Tapos, view blog. Ito. Yeah. So, yun ito. Maliit lang kasi yung picture ko. Pwede natin tong yung width ng blog natin, pwede natin baguhin dito sa template. Kasi ulit yung pinakita ko sa inyo kanina.
Tapos dito sa adjust width. So adjust lang natin. Yan. Makikita natin may preview din dito kasi sa ibaba. Yan. Click natin apply to vlog. Tapos refresh natin to para makita natin yung preview. Back to vlog. Click natin back to vlog. So ito yung preview. Yan, nawala na yung kaputol ng picture natin. Tapos paggawa ng ng iyong post, paggawa na ng vlog mo yung mga gusto mong sabihin, punta tayo dito sa post. Tapos a new post. Ito. So ano ba yung ipo-post mo? Make sure na yung ipo-post mo sa vlog mo ay yung talagang nakakatulong sa mga prospect mo. Kung wala ka pa talagang idea, kung nagsisimula ka pa lang, yung ginagawa ko, may vlog kasi din yung mentor ko, tapos every time na may bago siyang vlog, nag-i-email din siya. Tinitingnan ko yung mga vlog niya, binabasa ko, tapos doon din ako kumukuha ng mga idea kung ano din yung isi-share ko sa vlog ko. Para magkaroon din ako ng idea. So, and talaga, yung sinasabi niya paulit-ulit, make sure na yung vlog mo ay nakakatulong at hindi lang for the sake of may pinost ka. So, kailangan talaga na nakakatulong sila, nagiging solution provider ka. So, dito sa post, for sample purposes, copy-paste ko na lang itong vlog ko, pero kung kayo, may blog, gusto niyong gumawa ng vlog, huwag niyong kopyahin yung mga nakuha niyo sa yung nakuha niyong mga information. Bali, huwag niyong kopyahin word for word ng mga vlog na nakikita niyo, nababasa niyo. Kasi parang nawawalan kasi ng parang hindi ka din nagiging credible niyan eh kung kinukopya niyo lang word by word. Kung gusto niyong makakuha din ng idea kung ano yung mga ipopost nyo, punta ka lang sa Google, tapos search ka din doon ng topic. So, how to be a successful entrepreneur, for example. So, may mga blog dito. Ang gawin mo, as a starter din, magbasa ka ng mga blog iba, tapos, huwag mong kopyahin word by word. Ang gawin mo, i-paraphrase mo ito, kung English to, i-Filipino language mo ito, tapos yun yung i-share mo. Huwag yung parang i-copy-paste mo na lang. Kaya nga, yung ginagawa ko, video, kasi kung kopyahin man ito ng mga prospects ko, at ang nakikita ng mga prospect ng prospect ko ay yung mukha ko. Eh, yun yung maganda din sa video. So ito, na-copy-paste ko na itong isa sa vlog ko. So, kung gusto nyo lagyan ng picture, pwede nyo lagyan ng picture dito, insert image, pwede nyo din lagyan ng video. So, for video, picture na lang kasi medyo naglo-load din kasi yung internet namin eh. Ito sa picture, upload, choose file. Picture kasi yun eh. Screenshot yun ng isang video na ginawa ko. After dito, add selected. Ito, lumalabas na yun. Yung picture na gusto mong share o yung video na ginawa mo. Then, after dito, ay lagyan mo na din ito ng call to action. Ito yung, ang call to action, ito yung magbibigay sa mga vlog visitors mo or yung mga prospects mo na ano yung susunod na gagawin nila pag napanood na yung vlog mo or video mo. So, dito, sample natin na for more information, click here. So, yung click here
highlight natin to. Kung gusto mo din lagyan ng link, pwede din. Pero sa akin, yung ginagawa ko, nilalagyan ko ng hindi ko nilalagay yung website ko talaga. Yung text lang na hina-highlight ko, tapos nilalagyan ko ng website ko. Tapos ito yung website ng company ko. Kung gusto niyo yung pag-i-click nila ay mapupunta sa ibang window, pwede mo itong i-click to open this link to in a new window. Kung hindi naman, pwede rin hindi rin. Pag-click nila dito, ibang mapupunta na sila kaagad sa link mo. Tapos, click natin, publish. So, kung i-view natin itong blog natin ulit, ito na yon. Lumabas na yung pinost natin. Ito. Kung i-click nila ito, mapupunta sila sa website mo. Pause it. Oh. Sobrang simple lang paggawa ng blog. Di siya ganun talaga ka easy, pero simple lang talaga yung paggawa ng blog. So, I hope na nakatulong ito sa inyo na naintindihan nyo yung paggawa ng lead magnet. Yung lead magnet ulit, ito yung magbibuild sa iyo ng rapport. Bakit kailangan ng bakit blog yung ginawa kong sample as a lead magnet? Kasi yung blog ay nagbibigay sa iyo ng credibility sa internet. Dahil nga, hindi ka nakikita ng mga prospects mo, hindi ka kilala ng mga prospects mo, through blog, nagiging solution provider kanila, provided na yung mga blog post mo ay talagang nagbibigay ng solution, hindi for the sake of sharing lang. So internet marketing at saka network marketing, isa lang talaga yung magiging tip ko sa inyo, to have a massive action. Kahit pa marami kayong alam na sobrang dami na ng information na nakukuha nyo na parang nagka-overload na kayo, kung hindi kayo gagawa ng action, wala rin talagang mangyayari. So you have to take an action para maging successful ka. And check nyo yung next video ko for the second video, kasi ituturo ko sa inyo yung paggawa ng landing page at saka ano ba tong landing page, saka ano, paano ko ba ma auto follow up yung mga prospects ko. So ito yung ituturo ko sa inyo, and sa video, kung either sa video number 2 or sa video number 3, ituturo ko din sa inyo paano mag-drive ng traffic. So once again, this is Mark Gerbert Buktuanon. I hope nakatulong ito sa inyo, ang itong isang video number 1 ng how to automate your business. So goodbye for now, and check out for my next video.